Okay, hello guys. So welcome back again sa Jackfish Ride. So for today's video, so I will share my breathing techniques for beginner. So i-share ko naman sa akong paano. Simpleng setup lang ng guppy para sa mga beginner na kagaya natin din. Okay guys, so ganito lang yung setup natin no sa pag-breed ng guppies. So pang beginner na setup. Kung bago pa lang naman kayo nag-breed ng guppy, so di nyo naman kailangan ng sobrang laki agad na pond. Sobrang laking parang swimming pool na pond, nag-low out. Di nyo kailangan ng mga ganun guys kung bago pa lang naman nag-breed. So experience lang yan. Ito guys, so this is my balloon molly. So hindi siya guppy, balloon molly siya. So yeah, para maliwanag. Kita ba? And guys, balloon. So ito yung may mga fry na siya oh. Yun lang, hindi ko tinanggal yung mga fry. So ayan. Ito is isang water container lang to. Ayan. So hinati ko sa gitna. Lagyan ko ng mga aquatic plants, tsaka water, ayan, floating plants. So yung breeder natin nasa ilalim no. Ito ba sila? Ayun yung mga balloon. So ito is 4 pieces. So ayan, may mga fry sila kasama nila. Sabi nila nangangain daw ng fry yung balloon no. So kaya lagyan natin ng maraming hornwort ayan para at least may hideout yung fry, hindi agad makakain. Tsaka nalagyan din natin ng mga apple snail. So pansin nyo may mga apple snail dyan. Ayun, apple snail. Kasi minsan pag nagtatapon ako ng pagkain, mga pellets, hindi nila naubos. So minsan napaparami kasi ilagay natin ng mga pellets. Kaya kailangan natin ng apple snail na tigakain ng mga tirtirang pellets. Kung hindi kasi makakain ng isda, mabubulok, magkakapungus. Minsan hindi na linis, hindi natin na sasaipon yung ibang dirt. Kaya nagkakasakit yung isda, so napupulot yung tubig. Kaya dapat lalagyan ko ng apple snail para at least nakakain nila yung mga tirtirang pagkain ng isda na hindi naubos. Ganyang setup lang. Okay, so ito naman yung palanggana natin ng guppy. Ayan, so breed, ano lang to, natural breeding setup lang tayo dito sa ibang mga tubs na to. Ito, ayan. So this is our guppy. So ayun, ayun yung male. So may fry tong isa. So parang ngayon lang siya nanganganak kasi kanina ko lang din nakita. San ba yun? Hindi lang nagtatago. Ayan, ganyan lang yung breeding technique natin. So may mga aquatic plants. So hindi naman kailangan kataasan ng tubig. So itong tubig na ito is pa ganyan lang kababaw. So ilang inch lang to, mga 3 inch to 4 inch taas ng tubig. So ito is outdoor. So may lagyan ko ng mga aquatic plants, mga floating plants, water lettuce, mga Amazon sword, elephant ear, mga aquarium plants, ayan. Halo-halo, guppy grass, hydrilla, hornwort. Ganyang setup lang guys. Simple setup. Okay, water lettuce. So nilagay ko sa paso. Dumadami naman. Ayan, tuyo na yung tubig ah. Ayan, may pa yung tubig pa naman. Ang dumami siya dyan, no? Experiment lang yan. Nabuhay na. Ito is mga balloon molly din. Mga maliliit pa to, mga juby-juby. So, saan ba yan? Doon sila sa ilalim. Ayun. Okay guys, ito din, isang container natin. Ito naman is mga tiger mosaic guppies. Yun sila guys. Ganyan din setup, lagyan ko ng aquarium plants, guppy grass, tsaka floating plants na water lettuce. So ang bilis na itong dumami itong water lettuce, kaya kinontihan ko lang. So tatlong piraso lang. Siguro after 2 weeks puno na to ng water lettuce na naman. Kaya ayun, minsan tinatapon yung ibang water lettuce. So natatabunan kasi masyado. Tsaka yung guppy grass din, ang bilis na yun to lumago. So yun yung breeder natin. So kada isang gantong lagayan ko is trio. So ayun o, trio. Dalawang female, isang male.
So makikita nyo na lang dyan, may anak sila. Mapapansin nyo pag mga setup nyo ganito. Makikita nyo may mga anak dito sa palibot ng mga plants. Dito nagtatago yung mga fry. So minsan yung iba hinuhuli nila. So pwede rin ihiwalay nyo na para safe. So ako hindi ko na hiniwalay kasi ang dami ng masyadong kailangang lagayan. So kailangan ko pa magbuo ng mga pond na grow out nila. So ganyan muna. At least nasasanay yung mga breeder natin nakasama yung mga fry. So pag tumagal hindi na nila kinakain yun, yung mga fry nila na yun. Okay, so ito naman yung trio natin ng HB White. Saan ba yun? Ilalim. Ayun. Ayun yung male. Male and female. So dalawang male, ay dalawang female tsaka isang male. So ayan yung setup natin. HB White. So ganyan din. May aquatic plants. At mababaw lang yung tubig. Huwag malalim kasi hindi naman mapang malalim yung tubig gabi. So pag yung mga fry nanganak yung ano mga breeder, lumabas yung fry, nasa ibabaw lang din naman yung mga fry. Ayan guys. Tsaka mas madaling linisin pag ganito lang yung lagayan, maliit lang. So kasi pag pond, hirap linisin. Ayan, pang beginner setup lang. So pag kayo marami ng guppy, so subok nyo na yung ano, guppy nyo. Marami ng experience, so pwede na kayong maggawa ng malalaking pond. Ayan, so pag ganito lang, konti pa lang kasi beginner nga. So hindi naman ganun karami yung mga guppy pa siguro. So dapat ganito lang din, simpleng setup lang. Okay guys, so kaba-vlog ko, kagagawa ko ng mga setup na kung ano-ano. Ayan, ang dami na nating gawa-gawang mga setup din. Puro halaman talaga, ang dami nating water lettuce. Ito, napuno na naman. So yung iba dito, ang water lettuce, pinapakain ko sa turtle. Ayan, yung mga ganito kaliliit. Kinakain niya ng turtle natin. So mahilig siya sa water lettuce. Ayan, tapos mga, ayan, ganyan-ganyan. Ito yung pinaparami ko eh, rugby. So, ayan. Dalawa pa rin, hindi dumadami. Hindi mo kung paano padamihin yung rugby na yun. Okay guys, so ito yung setup natin. Ayan. Ganyan tayo kadumi ngayon dito. So, makalat pa. Ayan, may mga isda rin dito. Mga beta, plati, halo-halo, beta, plati, at gabis. Short tail, dito ko pinaglalagay yung iba, yung mga maliliit. So paglaki nila, lalipat na natin sila sa breeding tank. Okay guys, so kung ganito kaliit yung lagayan nyo, gantong galon lang, so ilang mga ating tansya ko, 5 galon to. Kung ganito, dapat siguro lagi kayo nag-water change, no? Every 2 times a week, 3 times a week. So bawas ng konti, so at least 20 to 30% water change, no? Siphon lang natin yung mga dumi sa ilalim para at least malinis. Kasi pag ganito kadliit lang yung lagay natin, mabilis mapollute yung tubig. Hindi kagaya ng mga ganung bathtub. Yan, para at least safe yung mga guppy natin. Lalo kung outdoor, so outdoor to, nakabilad. So dapat may mga aquatic plants. So ito yung nagsisilbing lilim sa mga fry natin, sa mga guppy, sa mga breeder. So kung wala yung aquatic plants, syempre mainitan yung guppy natin. So umiinit din yung tubig. So minsan sa sobrang init ng tubig, mababa yung oxygen level ng tubig natin. So ayun yung kadalasang nagiging sanhi ng mga fish kill. So ayun yung iniiwasan natin na uminit yung tubig. Kaya dapat may mga aquatic plants na lilim. Kung hanggat kaya, dapat may bubong, no? Para at least medyo mas lilim. White guppies na mga male. So sama-sama lang yung mga male dyan. Okay guys, so ito naman yung mga HB pastel natin. Dumadami na din.
Ayan. HB Pastel. Bilis na dumami na may mga prime na rin. So, ito yung breeder. Ayan. Ganyan lang kakunti yung breeder natin. So, bago pa lang kasi. Ayan, madami din yung aquatic plants dyan. Ayan, guys. So, ito rin. Mga guppies. Ayan, medyo madami na rin sila dito. So, binawasan ko yung guppy ano dito, yung water lettuce, kasi masyado nang natatakpan. Tsaka hindi dumadami itong hydrilla pag natatakpan ng water lettuce. So, dapat nakabilad sa araw para mabilis dumami. So, ayan guys, namulaklak na rin tong ating elephant ear. Ito yan. Elephant ear. Tapos may photos din ito. Tingin kong photos. Ayan, namulaklak na. Tapos may tumutubo ng bagong elephant ear. Ayan, bagong elephant ear. Ayan, may ugat na siya. So, nakababad lang siya dyan. Okay. Ito ulit. May mga pregnant na rin kahit papano ng mga tiger guppy natin. So, ito yung talagang favorite ko ngayon. Ang ganda talaga ng kulay, oh. Pati yung female, guys, may kulay. Dito ako natutuwa, eh. Ang ganda niya tignan, guys, eh. Tiger mosaic. Okay, guys. So, ito yung naman yung setup natin ng dapya. So, nung nakaraan, sa reptab to nakalagay. Kaso, nag-crush yung culture natin sa reptab. Tapos, nag-culture ulit ako dito. Sa tapal pond naman. So, tingnan natin kung marami na tayong dapya. Bilis ang dumami niyan. Ayan, dami na. Isang ano lang to, isang salukan. Ayan, tapos ito, may mga nakadikit. Pakain natin dyan. Sa mga, ha? Ayan guys, oh. Nalaki ng dapya magna. Dapya magna. Bilis ang dumami na yun to, guys, oh. Tsaka malalaki siya. Giant dapya. So dito kayang kainin ng mga fry, no? Kaya pinapakailan natin sa mga breeder. Lalo sa beta ko ng mga breeder. So ayun, so nagkukondisyon na naman ako. Walang kitikiti kasi. So dapya lang pinapakain ko. Wala rin to whip, so ating makunan. Ayan. Dapya. So next video, tuturo ako ulit kung paano mag-culture na itong dapya. So nag-culture na ako na ito dati sa nakarang video. So pang beginner naman na culture. So, beginner na setup. So, pag ganito kasi, pang mga ano na to, pang malakasang breeding na. Yan, kaya kailangan malaki. So, kung bago ka palang nagbe-breed ng isda, tsaka bago ka palang di mag-alaga ng dapya, hindi mo naman kailangan siguro ng malaking lagayan. Pero kasi, madami tayong isda. Ayan. Meron pa dun sa kabilado, sa likod ng mga motor. Meron pa dun sa sulok. So, kailangan natin ng maraming dapya para mapakain lahat yung isda. So may culture din tayo dito. So dito, dapya rin to. Ayan. Ganyan lang setup to. Next video, baka bukas, tomorrow, mag-upload ulit ako kung paano mag-culture na itong dapya. Guys. May share na naman akong technique, so kaalaman sa ating mga kahabis. So I hope guys, natapos yung video. So shout out time na tayo. So shout out. So dalawa lang naman yung siguro. Tatlong taong i-shout out natin. Napakaswerte nung tatlong tao na yun. Okay, so shout out kay John Darwin Romero. So shout out sa bro. So ayan, lagi kong pupunta dito yan sa bahay dati nung nabili ng beta. So siya yung tagapakain ng beta ko dati. So what's up biker? So biker yan guys. Ingat bros, keep safe. So salamat bro sa panonood ng video.
Okay, so shoutout din kay Henard D. Fish Lover. So salamat bro sa panonood ng video, sa pag-subscribe. So salamat sa mga support. Thanks bro sa susunod ulit. Kita-kit sa another video. And shoutout din kay EJ Okasla. So salamat bro sa panonood din ng video natin. So keep safe sa inyong lahat guys. Kita-kit soon. So ingat lagi. So salamat sa panonood guys. So next time ulit sa Jackfish Ride. Bye-bye!